Hi guys, I'm Ma'am Daisy, your science teacher. Ano kaya ang alam ng mga philosophers in ancient astronomy tungkol sa hugis ng mundo? Hindi bago sa ating kaalaman na ang shape ng Earth ay spherical. Ngunit maniniwala ba kayo na ang mga tao 2,000 years ago ay alam na ito? Imagine na wala naman silang mga kagamitan katulad ng satellites na may kakayahang kumuha ng mga exact measurements na mayroon tayo ngayon. Ang sinaunang sibilisasyon ay naniwala na ang Earth ay round kahit wala pa silang evidence. Ang isa sa naunang nag-propose para sa idea na ito ay ang isang philosopher at mathematician na si Pythagoras at ito ay noon pang 500 BC. Tama naman ang idea niya pero hindi niya ito maiprove. Sinuportahan ni Anaxagoras ang proposal ni Pythagoras sa pamamagitan ng kanyang observations sa pagkakaroon ng circular na shadow ang Earth na makikita kapag may lunar eclipse. Around 340 BC, si Aristotle ay naghayag ng mga evidences na ang Earth ay may spherical shape. Ang isa sa evidence ay ang pagkakaroon ng different positions ng mga star depende kung nasan kang parts sa Earth. Napansin niya na ang mga stars na makikita sa Egypt ay hindi naman makikita sa Cyprus. Isa pa sa mga arguments ni Aristotle ay ang shape ng moon at ng sun, na parehong may spherical shape. Kung ganon, ang Earth ay spherical din. Isa pa ay ang argument na kung ang Earth ay flat, dapat ang isang ship na nagtatravel palayo sa observer ay dapat paliit ng paliit hanggang sa mawala. Ngunit ang mga Greeks ay na-observe na ang habang lumiliit, nawawala muna sa paningin ang hull ng ship bago ang sail, na para bang unti-unting lumulubog sa tubig hanggang sa tuluyang mawala. Isa pang nagpahayag na bilog ang Earth at nagawang sukatin ang circumference ng Earth ay si Eratosthenes. Ang ginamit niya ay ang power of the sun and the stick. Ang isa sa mga gusto niyang gawin ay gumawa ng world map at alam niya na kailangan niyang malaman ang size ng Earth. Nakatira siya sa city ng Alexandria at nalaman niya ang tungkol sa isang balon na located sa city ng Cyene na nasa southern Egypt na kapag noontime ng summer solstice, kapag ang araw ay directly overhead, ang liwanag ng araw ay sinasakop ang kabuuan ng balon na hindi nagkakaroon ng shadow. Sinubukan niya kung parehong fenomena pa din ang mangyayari sa Alexandria sa pamamagitan ng paglalagay ng stick sa lugar na ito. Ngunit napansin niya na nagcast ng shadow na umabot sa 7.2 degrees. Ang observations niya na ito ay nangangahulugan na ang araw sa parehong time sa Alexandria ay hindi directly overhead. Sa pamamagitan nito, gumawa siya ng calculations at na-determine niya ang circumference ng Earth. Sinabi niya na ang liwanag ng araw ay parallel at ang Earth is curved. Sa kanyang sukat, ang circumference ng Earth ay approximately 250,000 stadia. A stadium is a unit of measurement used to describe the size of a typical stadium at the time. Ito ay around 40,000 kilometers kapag ginamit natin ang unit natin sa ngayon. Ang sukat na ito ay malapit sa sukat na mayroon tayo ngayon. May mga Greek astronomers din na nagbigay sa atin ng mga kaalaman para mas maunawaan ang iba't ibang heavenly bodies. Anaxagoras, naipaliwanag niya ang dahilan ng phases of the moon. Ayon sa kanya, ang buwan ay lumiliwanag dahil sa reflected sunlight. At dahil sphere ito, kalahati lamang ang naliliwanagan at a time. At ang bahagi na naliliwanagan na nakikita mula sa Earth ay nagbabago periodically. Eudoxus, si Eudoxus ay nagpropose ng isang system na tinatawag na fixed spheres. Naniniwala siya na ang araw, buwan at ang limang kilalang planeta at ang mga bituin ay nakadikit sa spheres na ito na nagdadala sa heavenly bodies habang sila ay nagre-revolve sa paligid ng stationary Earth. Aristotle, si Aristotle ay student ni Plato. Para sa kanya, ang Earth ay spherical at naniniwala din siya na ang center ng universe ay ang Earth. Aristarchus. Si Aristarchus ay ang unang Greek na nagpahayag ng heliocentric view. Ang ibig sabihin ng word na helio ay sun at ang centric naman ay centered. Kaya ang heliocentric ay paniniwala na ang araw ang nasa gitna ng universe. Natutunan din niya na ang araw ay maraming beses na malayo kaysa sa buwan at sobrang laki kumpara sa Earth. Eratosthenes. Ang unang successful na calculation sa pagdetermine ng size ng Earth ay ginawa niya.
ginamit niya ang geometric principles. Hipparchus. Si Hipparchus ay considered as the greatest of the early Greek astronomers. Na-observe niya at na-compare ang brightness of 850 stars at inayos niya ang mga ito ayon sa kanilang brightness or magnitude. Claudius Ptolemy. Naniniwala si Ptolemy na ang nasa gitna ng universe ay ang Earth. Ang tawag dito ay Ptolemaic Model, kung saan ang planets ay umiikot sa complicated system of circles. Ang tawag sa geocentric model na ito ay Ptolemaic system. Ang ibig sabihin ng geocentric ay ang Earth ang nasa gitna ng universe. Sa model na ginawa niya, naipaliwanag ang observable motions of the planets. Ang circular orbits ng mga planets around the Earth ay na-observe na nagmo-move eastward among the stars. Ang tawag dito ay retrograde motion. Para ma-justify ang retrograde motion na ito, naipaliwanag niya na ang mga planets orbited on small circles na tinatawag na epicycles at nagre-revolve din around large circles na tinatawag na difference. Para sa selected learning test, narito ang mga dapat niyong natutunan para sa lesson natin na ito. Thanks for watching!